Magandang buhay mga kaibigan! Ating pungtunghayan ang part 3 ng aking kwento na pinamagatang May Sacrificing Love. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sa tanang buhay ni Lance, ngayon lang talaga nagkaroon na napakalalim na palaisipan ng utak nito. Nang gabing iyon, habang manakanak ang umiinom sa loob ng silid, ay kulang na lang nahilahin nito ang bawat sandali upang sumabit ang kinabukasan. Kanina, sa naging pag-uusap nila ni Denise, ay may naging malinaw silang usapan. Babalik sila sa kastilyo upang di umano'y magsimulang iguhit ang larawan ng babae. Iguguhit nang walang gagamiting paintbrush or pintura? Ito ang malabis na bumubuliglig sa diwa ng binata. Curious itong malaman kung ano ba talaga ang drama ni Denise. Kinabukasan ay dumating sila sa kastilyo, sa saktong oras na naging usapan nila. Malayang nakapasok sa loob ng kastilyo ang binata, sinalubong ng isang katulong. Nasa viewer's room si ma'am, dun ka raw pupunta, ani ng katulong. Ang viewer's room ang pinakamalaki sa mga silid sa kastilyong iyon. Doon madalas si Denise upang tuwi-tuwi na ay masdan ang kagandahan ng kapaligiran. Tatlong mahihinang pagkatok ang ginawa ni Lance. Bukas yan! Dahan-dahang binuksan ni Lance ang pintuan. Ilang dipa mula sa pinto ay naroon na nakatayong si Denise na katalikod dito. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Lance. Para kasi dito'y nakahubad na kumasdan ito ang kabuuan ng dalaga. Ngayon muna ako iguguhit. Pero paano? Wala akong gamit. Sumunod ka sa akin. Matapos sabihin iyon na marahang naglakad si Denise, noon lang napunan ni Lance na nakayapak pala ito. Habang naglalakad ay marahan itong hinubad ang suot nitong damit. Nang ganap itong makarating sa isang panig ay ganap na nitong nahubad ang sarili. Sana'y maiguhit mo kaagad ako sa aking sinapupunan. Talagang noon natuluyang bumitaw ang kahinahunan ng binata. Hindi na kasi nito mabigyang eksplanasyon ang mga kakatawang ginagawa at sinasabi ng babae na hanggang ngayon ay nagiging estranghero sa kanyang pagkatao. Ano ba talaga to, Denise? Malakas na tanong ni Lance. Unting-unting humarap sa binata ang babae. Para bang walang kamali-mali siya kung ito'y mamasdan. Ibig kong ibigin mo. Tingin ni Lance ay makapangyarihan ng salitang binitawan ng kaharap. Ibig mo may mangyari sa ating dalawa? Iyan bang ibig mong sabihin, ha, Denise? Oo. Pero bakit? Walang dahilan upang may mamagitan sa atin. Meron. Dahil ibig kong magkaroon ng larawan. Makailang beses na napailing si Lance. Ah, isa kang baliw. Ni hindi mo kamo naranasan man lang ang bibig. Pagkatapos ngayon ay gusto mo magkaroon ng anak? At iyon ang para magiging larawan ko pagdating ng panahon, ang aking anak. Masasalamin sa kanya pagdating sa panahon ang aking katauhan ngayon. Ewan ko sa'yo, Denise, pero mukhang ayoko yatang patulan ng kabaliwan mo. Naningkit ang mga mata ng babae. Ikaw ang kauna-unahang nilikhang nagsabi na ako'y baliw. Dahil kabaliwan ang iniisip mo. Hindi! Galit na sabi ni Denise. Kung hindi ka baliw, bakit ayaw mo magmahal? Hindi ko kailangan ng pagmamahal. At kung magtatabi tayo, ano ang tanging dahilan? Wala. Wala lang? Dahil hindi kita mahal. Sa kauna-unahan yatang pagkakataon, ngayon lang nagalusan ang pride ni Lance. Narinig mo? Hindi kita mahal, Lance. May dahilan lang kaya ibig ko may mamagitan sa ating dalawa. Anak, gusto ko magkaroon ng anak. Sa akin na hindi mo naman kamo mahal? Kung ganun, hindi magiging bunga ng pag-ibig ang anak na isisilang mo. Dahil kung hindi mo ako mahal, hindi rin kita mahal. Si Denise naman ay natigilan. Hindi nito inaasahan na paprangkahin ng ganun ni Lance. Matagal na nagtama ang kanilang paningin. Mas minabuti nila ang makaramdam na muna.
Noon lang nila parang nalaman na hindi pa nga nila kilala ang isa't isa. Sa isang kisap mata, ay bigla na lang sinambilitan yung yakap ni Lance ang kaharap. Pakiramdam ni Lance, inakayupo siya sa isang bulak dahil sa labis na kalambutan ng katawan ng babae. Pakiwari naman ni Denise ay para itong nakayakap sa pader dahil sa malapad na dibdib ng binata. Titiyakin ni Lance na madaling matatandaan ni Denise ang kanyang gagawin, pero titiyakin na rin niyang lahat ng iyon ay mahihirapang limutin ng babae. Talaga bang masarap ang bawal, Halila? Naitanong ni Ella sa kaibigan ng mga sandaling iyon habang isang bawal na pakikipagtalik ang kasalukuyang ginagawa ni Lance. Oh, bakit mo naman naitanong? Nabasa ko kasi yung isang manuscript na dinala dito ng isang writer. Oh, anong nilalaman ng kwento? May diagolo siya na forbidden love is unforgettable moments. Sa iba, baka nga ganyan ang pananaw nila. Pero ayoko manalig sa kasabihan yan dahil kailanman ay hindi naging tama ang isang mali. Iyon ang maraming tinuro ni Lance kay Denise matapos ang kanilang mainit na pag-iisa. You're crazy, ang naiiling na sabi ni Lance. Hanggang sa mga sandaling iyon, ay hindi pa rin halos makapaniwala si Lance na may nangyari sa kanila ng babae. Isang pangyayaring hindi na may babalik pa dahil tuloy ang pag-inog ng mundo. Sa anong dahilan at minsan pa sinabi mong ako isang baliw? Malumanay na pagtatanong ni Denise. My God! Bakit ibinigay mo sa akin ang sarili mo gayong isa ka palang birhen? Wala akong nakikitang masama sa mga bagay na yan. Dahil ba wala kang ang balak magmahal kaya hindi mo kailangan i-preserve ang iyong kabirhenan? Ganun na nga. At hindi natin hawak ang ating buhay. Anumang sandali ay maaari tayong mamatay. Paano kung bukas ay bigla akong bawian ng buhay? Matapos sabihin niyon ay malungkot na umiiling ang babae. Ayoko mamatay ng isang birhen. Karapatan ko rin naman ang malaman ng init ng pagmamahal. Hanggang dun lang? Oo, Lance. Hanggang dun lang. At kung may namagitan nga sa atin, hindi ang dahilan nun ay pag-ibig dahil hindi kita mahal. Paano kung magbunga nangyari sa atin? Iyon ang magiging larawan ko. Ganun lang? Ganun lang yung kasimple, Lance. Siguro ito na ang huling pagpunta ko dito. Huwag! Tsaka mo nalang lagyan ng tuldok ang pagpunta mo dito kapag natiyak kong may buhay na pumipintig sa aking kinapupunan. Ikaw ang bahala. Araw na Miyerkules na muling yumakap ang mga paa ni Ella sa kanilang wila. Sabik na sabik siyang niyakap ni Lance. Kasi naman ilang araw din silang hindi nagkita. Kaagad na ipresenta ni Lance kay Ella ang painting nito. Nagandahan dito ang dalaga. Sino bang may-ari ng kastilyo na iginuhit mo? Ewan, hindi ko kilala eh. Ang katiwala lang kasi naroroon. Mabuti pa'y pumayag na makapaglabas-masok ako doon sa kastilyo. Noon na Ella ang nakatayong babae sa painting. Larawan nito ng kawalang malay na parang dalaga. Sino ang babaan yan? Inisip ko siya ang may-ari ng kastilyo. Napakaganda niya, Lance. Oo. Sino naging inspirasyon mo upang mabuo ang katauhan ng babaeng yan? Isang misteryosang babae. Tumango-tango ang dalaga. Oh, kamusta ka habang wala ako? Okay lang. Walang chicks? Oo naman. Lumabi siya. Baka mamaya lang ay may naghahabol na sa'yo dito sa villa. Loko ka. Puputulan na talaga kita. Puputulan ng ano? Sabay silang napatawa. Siya nga pala, baka maging busy ako sa mga susunod na araw. Oh, bakit? Ang gusto kasi ni Papa at ilapit ko na talaga ang sarili ko sa mga taga-hasyenda. Why not? Eh, dito naman ay ikaw ang kinikilalang prinsesa. Kaya nga. Baka bukas na bukas ay maglibot-libot ako. Ang gusto ni Papa ay personal kong imbitahin ang mga taga rito sa kasal natin. Good idea. Maganda yan. At saka, iilan na lang talaga ang nakakakilala sa akin sa lugar na ito. Paano nga'y bihira ka lang lumabas dito sa villa? May mga gagawin ka pa ba? Marami pa. Nasa mood kasi ako upang magpinta. Baka tumanda na ako na hindi maubos ang maiguhit ng mga magagandang view sa lugar na ito. Sige, hindi na kita abalahin. Ako na lang at isasama ko ang maid ang maglilibot-libot.
Kinabukasan din ay nagsimula ng puntahan ni Ella ang lugar kung saan niya makakasalamuha ang kanilang mga tauhan. Marami natuwa dahil sa pagiging mababang loob ng dalaga. Pauwi na sila nang may nakita si Ella. Kaagad nitong inihinto ang minamanehong van. Ay, bakit po ninyo inihinto, Ma'am Ella? May pupuntahan ba po kayo? Tanong ng katulong. Nakikita niyo ba ang batang yon? Tanong ng dalaga habang nakaturo sa isang batang naglalaro. Hindi pa nakakasagot ang katulong ay nagsalita na naman si Ella. Bakit naririto ang batang yan? Yan yung batang minsan nakita nila ni Lila sa lugar sa kanilang pinuntahan. Kahit masasabing madungis ngayon ang itsura ng bata, ay nakilala pa rin naman ito ng dalaga. Kilala mo ang batang yan, ma'am? Oo, nakita ko na yan minsan sa Maynila. Oh, bakit nandito? Ah, pakiusap, puntahan mo nga. Mabilis na bumaba sa van ng katulong. At saka niya nilapitan ng bata na may kalarong isang kaedad na bata. Maya-maya lang ay akay na nito pabalik sa van. Madungis, pero parang naging napaka-cute sa paningin ni Ella ang paslit. Natatandaan mo pa ba ako? Sino? Ikaw? Pautal na sabi ng bata. Ako yung nakita mo nun sa Maynila. Tinitigan siya ng bata. Napakatagal. Biglang yumakap ito sa kanya. Para bang sabik na sabik sa pagmamahal ng isang ina. Nakatinginan na Ella ang mga kasamang katulong. Sino kaya nag-aalaga sa batang yan? Sabi nung isa. Noon nila nakita ang palapit na isang babae. Mga edad 28 ito. Humigit man ay hindi naman lalagpas sa 30. Mga hindi rin ito kilala ng mga katulong sa vila. Bakit po? Ano ba ang problema? Magalang na tanong ng bagong dating. Anak mo itong si... Andrejo ang pangalan niya. Agaw pa nanalita ng babae. Ano mo itong si Andre? Paalaga lang ho sa akin yan ng dati kong kababayan. Bakit? Nasaan ang intento itong si Andre? May hinahanap po. Hindi naman niya sinasabi sa akin kung sino. Basta iniwan na lang muna niya sa akin itong si Andre. Tsaka na lang daw niya babalikan. Hindi ka talaga taga rito, no? Ani ng katulong. Hindi nga, ilang linggo pa lamang ako dito. Mula ako sa probinsya ng Bulacan. Pero ipinagsama ako ng aking ama na isa sa manggagawa dito sa hasyenda. Ikaw, may trabaho ka ba dito? Wala. Bawal po kasi sa akin ang magtrabaho na medyo mabigat. Kung gusto mo, dun ka sa villa magtrabaho. Namilog ang mga mata ng babae. Pwede po? Oo. Nako eh... Paano itong alaga niya? Wika ng katulong. Walang problema. Si Andre ay mananatili din muna sa villa. At saka, muling hinarap ang babae. Ano nga palang pangalan mo? Lucy po. Mukhang sabik na sabik ka na yata sa anak, kaya dinala mo dito ang batang yan. Ang nakangiting sabi ni Lance kay Ella. Nasa gawing hari din sila ng villa. Kung saan, ay doon tuwang-tuwang naglalaro si Andre. Alam mo bang, ang gaan-gaan ng loob ko sa batang yan? At nakita mo na kamo siya doon sa Maynila? Oo. Gupito ang loko, no? Tingin ko'y lalaking gwapo ang batang yan. Pwede na kaya siya maging ring bearer ng kasal natin? Aba, oo, no? Bakit ba ngayon ko lang naisip yon? Oo, pwede na yan. Bata pa nga, pero nakita mo naman. Parang mga 6 na taon na. Malaking bulas kasi. Ano kaya ang drama ng inang niyang si Andre? Abay, napakalayo ng lugar na ito para dito pa niya paalagaan ang kanyang anak. Baka naman may mahalaga or importanteng gagawin at naisip na makakaabala ang kanyang anak. Baka nga. Pero, alam mo, ang sungit-sungit ng nanay niyang si Andre. Grabe! Noon din ay sinabi ng dalaga kung bakit sa tingin nito ay masungit ang ina ni Andre. Hindi pa rin niya makakalimutan ang insidente kaagad ay pinalo nito sa Andre matapos itong lapitan. Maiba ko, kamusta ang paglilibot ninyo? Okay naman, marami ang nagulat at natuwa. May hindi kasi nila inakala na gagawin ko ang personal na pag-imbita sa kanila. Ah, sana naman ay wala na maging aberya ang kasal nating dalawa. Dapat lang naman, Lance.
dahil hindi lang ako naaapektuhan kung hindi maging ang aking mga magulang. Sana, kapag kasal na tayo, ay wala nang dumating na problema sa ating dalawa. Pres, ilayo mo ang sarili mo sa mga babae. Lagi naman ah. Ang natatawang sabi ni Lance. Ang kaso, lumalayo nga ako. Nakasunod naman sila sa akin. Kung minsan nga ay nauuna pa sila sa pinupuntahan ko eh. Ay nako, ang hirap maging gwapo. Ilang araw bago ang kasal ni Ella at ni Lance ay palihim na pumupunta ang binata si kanaroroon na ni Denise. Anong balita? Positive! Kinumpirma ng doktor ng tumingin sa akin na buntis ako. Napatingin ng binata sa gawing tiyan ni Denise. Wala yang makakagis ng ama. Alam ko, hindi mo siya ihahanap ng ama. Hindi niya kailangan ng isang ama upang mabuhay siya. Kung sakali, gagawin mo rin bang matigas ang kanyang puso kasing tigas ng bakal? Umiling ang babae. Ayokong sumunod siya sa aking mga yapak. Hayaan ko siyang lumaya at lumigaya. Anong gusto mo maging anak? Kung maaari sana ay lalaki. Kung lalaki, hindi mo masasalamin sa katauhan niya ang iyong pagkatao. Hindi umimik si Denise. Hindi ba dapat ibabae ang asamin mo maging anak upang maging kawangis mo? Kahit na ano, ang mahalaga ay may anak ako. Baka ito na ang huli kong pagparito. Tuloy ba ang kasal ninyo ng kasintahan mo? Oo, malapit na. Napakapalad na magiging asawa mo. Bakit? Dahil naranasan niya ang umibig. Pwede ka rin maging mapalad kung gugustuhin mo. Ayokong umibig. Minsan pa'y sinabi ko na yan sa'yo. Ngayon ako naniniwalang matigas nga na tulad ng bakal ang puso mo. Ang gusto ko lang malaman paano lalambot ang iyong puso. At paano nga ba lalambot ang bakal? Hindi ba't sa pamamagitan ng kalawang? Oo. Ganun nga. Walang matigas na bakal sa sarili niyang kalawang. Pwes, walang kalawang nakakapit sa puso ko upang lumambot. Dahil may nakapalibot na kalawang sa puso ko. At iyon ay ang pagmamahal ko sa aking sarili. Napakabata mo pa upang sabihin niyan, Denise. Siguro'y hindi pa lamang dumarating sa buhay mo ang nakatakda mo maging kapalaran. At kung may dumating ang lalaki sa buhay ko, sa sandaling mahalin mo lalaking yon, ang pag-ibig ang magiging mistulang kalawang na magpapalambot sa puso mo. Maaalis dyan ang sabi mong kalawang na labis mong pagmamahal sa iyong sarili. At dyan na po nagtatapos ang part 3 ng aking kwento. Bakit ganun na lamang kaya kagaan ng loob ni Ella sa paslit na nagngangaling si Andre? May connection kaya ito sa batang ito? Abangan po natin yan sa mga susunod na kabanata. Thanks for watching! God bless! Bye!